Magandang araw, mga kayanita! Muli po nating balikan ang part 5 ng ating kwento na pinamagatang Pag-ibig sa Tag-init. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napatingin si Elena kay Alex. Malayo ang tingin nito. Kaya pala kanina pa siya kwento ng kwento. Pero wala siyang nakukuhang reaksyon mula sa binata. Sinamantala niya ang pagkakataon para mapagmasdan ito ng mabuti. Hindi na maga ang mukha nito dahil sa pambubugbog ng tatay nito. Pero kita pa rin ang pangingitim ng mga labi na pumutok dahil sa tinamong suntok. Beyond the physical evidence of what he had gone through, what really pained her was seeing him sad. Iyon ay sa kabila ng mga ngiting pilit na ibinibigay nito sa kanya. It was in his eyes, the sadness that he felt. Madalas, nakapag magkasama sila, ay natutulala ito. He never talked about the incident at hindi siya nagtanong. Kahit kating-katina ang dila niyang ungkatin dito, ang tungkol doon. Hindi niya naiwasang pagkumparahin ang sitwasyon nila. Kahit tila may pader na nakapagitan sa kanila ng kaniyang ina, alam niya, hindi siya kayang saktan nito physically. At ramdam naman niyang mahal siya nito kahit paano. Mas swerte pa rin siya kumpara kay Alex. She reached out for Alex's face. Di naman niya ng daliri ang putok sa mga labi nito. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Siguro dahil hindi na niya kayang magkunwari pa na parang walang nangyaring pabubugbog dito. Does it still hurt? Pabulong na tanong ni Elena. Hinawakan nito ang kanyang kamay at ibinalik iyon sa kandungan niya. Bakit hinahayaan mo saktan ka ng tatay mo? Tanong pa ng dalaga. Kung tutuusin, di hamak na mas malaki ito ay isa sa tatay nito. Kung gugustuhin ito, kayang-kaya nitong labanan ang sariling ama. O kung ayaw man itong saktan ng ama, maaari nitong salagin ang tangkang pananakit nito. Hindi sinagot ni Alex ang kaniyang tanong. Sa halip, ay nag-iwas ito ng tingin. Alex, bakit ka ba sinasaktan ng tatay mo? Pangungulit pa ni Elena. Hindi ko gustong pag-usapan yun, Elena. May penalidad sa tinig ng binata. Kaya kahit gusto niyang magpumilit, ay hindi na niya ginawa. Nakakabingi ang katahimikang pumagitan sa kanilang dalawa. Para tuloy, gusto niyang pagsisihan kung bakit niya hinayaang umiral ang pagiging osisera niya. Next time, she would be more careful. Hindi na niya pipilitin ito na mag-open up sa kanya. She needed to be more patient with him. Ito ang tipo ng taong hindi nagsasalita tungkol sa nararamdaman. Hindi nito gustong ibahagi sa iba ang personal na buhay. Hindi niya gustong ibahagi ang buhay niya kahit pa sa'yo na malapit sa kanya ngayon. Hindi ka ba nagtatampo man lang na sa kabila ng pagkakaibigan ninyo, hindi pa rin niya magawang magbukas sa'yo ng kanyang damdamin? Tanong ng isang bahagi ng isip ni Elena. Pinalis niya ang isiping iyon. Mahigit isang buwan pa lang ang nakakalipas mula na magkalapit silang dalawa. Para sa isang taong nasanay na mag-isa, hindi madali para kay Alex ang magbukas ng saloobin. She needed to be patient with him. Kailangang i-assure niya ito na kahit ano pa ang mangyari, naroon lamang siya sa tabi nito. Sinamantala ni Elena ang pagkakataon para mapagmasdan si Alex habang nagsisibak ito ng kahoy. Halatang hindi pa nito namamalayan ang pagdating niya, kaya hindi ito huminto sa ginagawa. She used that
to her full advantage. Talagang pinagsawa niya ng husto ang mga mata sa pagtitig dito. In 2 weeks time, matatapos na ang bakasyon niya sa siyenda. Bagaman isang buwan pa bago ang talagang pasukan, kailangan na niyang lumuwas para asikasuhin ang pag-enroll. Matatagalan bago sila muling magkita ni Alex, and she would truly miss him. Bakit hindi? Halos araw-araw ay kasama niya ang binata. Siguradong maninibago siya pagbalik sa Maynila. There would be no Alex to accompany her. Ang tanong ay kung mamimiss din ba siya ng binata. Napabuntong hininga siya kapag kuwan ay ibinalik niya ang atensyon kay Alex. Lumalabas ang mga muscles nito sa braso kapag itinataas nito ang hawak na palakol. Tanging pantalong sira-sira ang suot ng binata. Nangingintab ang katawan nito dahil sa pawis, and that made him look sexier. At kahit nakapikit siya, alam niya kung gaano ito kagwapo. Sa araw-araw na magkasama sila, tila nakaukit na sa isip niya ang mukha ni Alex. Alena, you're only 16. How on earth did you know Alex is sexy? Napangiti siya sa tanong na iyon. She just knew. Bago pa mapunta sa kung saan saan ang isip niya, ay pinasya niyang bumaba mula sa sinasakyang kabayo. Pwede ka bang maistorbo? Tanong ni Alena nang makalapit siya kay Alex. Talaga sigurong masyado nitong dinidibdib ang ginagawa. Kaya bahagya pa itong nagulat nang makita siya. Nabitin si Ere ang hawak nitong palakol. Sa katuwaan niya, narinig niya itong tumawa. He was laughing his heart out. Pailing-iling pa ito habang tumatawa nang ibaba nito ang palakol na hawak. It might have sounded corny, but his laughter was like music to her ears. Mula na magkalapit silang dalawa, noon lamang niya ito narinig na tumawa ng ganoon, na tila ba wala itong pasan na problema. Ano ang nakakatawa sa sinabi ko? Tanong ng dalaga. Kung kinakailangang ulit-ulitin niya, ang anumang naging dahilan ng pagtawa nito ay gagawin niya. Gusto niyang maging masaya ang binata. Gusto niyang marinig ng mas madalas ang halakhak nito. Nakakatawa kasi yung tanong mo kung pwede akong maistorbo. Matagal mo na kaya akong iniistorbo, sabi ni Alex na napapangiti. Lumabi si Alena. Umupo siya sa papag paharap dito. Kung hindi ko pa alam, mula nang maging magkaibigan tayong dalawa, ay sumaya ang buhay mo. Buska ng dalaga. Sasamantalahin niya ang pagkakataong mapagaan ang mood nito. Hindi ito kumibo, pero nanatili sa mga labi ang ngiti. Why? Hindi mo ba maamin? Patuloy pa ni Alena. Kahit hindi mo aminin, alam ko na sumaya ka nang dumating ako sa buhay mo. Saka bakit naman hindi kasasaya? Araw-araw kang nakakakita ng maganda. Biro pa ng dalaga. Umiling naman si Alex. Come on, admit it Alex. Aminin mo nang maganda ako at masaya ang buhay mo ngayong kasama mo ako. Hirit pa ni Alena. Believe me, admitting it won't hurt you a bit. Sabi pa ulit ng dalaga. Tinitigan siya ni Alex. Nagbibiro lamang siya. Actually, she was testing her luck. But now that Alex seemed to think about it, she felt nervous. Na para bang nakasalalay sa magiging sagot nito ang kaligayahan niya. Ngaling-ngaling bawiin niya ang sinabi. Paano ba naman ay seryoso na ang mukha nito habang nakatitig sa kanya? Alam mo, tama ka. Maya-maya ay sabi nito. A sly smile pasted on his lips. Naging masaya nga ang buhay ko nang dumating ka. Sabi ni Alex. Pagkasabi niyon, ay ipinagpatuloy na nito ang naudlot na pagsisibak ng kahoy. It was after a while before his words sunk in. And when it did, she smiled widely. No, higit pa roon ang epekto sa kanya nang sinabi nito.
It made her heart smile too. May dumi ba ako sa mukha? Tanong ng binata. Umiling si Elena bilang sagot. Naramdaman niyang nag-init ang magkabilang pisingin niya dahil sa pagkapahiya. She wanted to memorize every detail of his face. Alam niyang medyo matagal na rin siyang nakatitig dito bago siya pinunan ito. Kanina pa sila naroon sa tabing ilog. She was not her bubbly self. Hindi kasi niya mapilit ang sarili na maging masaya. Nalulungkot talaga siya. Iyon ang huling araw niya sa siyenda. Bukas ay babalik na siya ng Maynila. Mangangahulugan iyon na hindi na sila makikitang dalawa. Dati-rate ay excited siyang matapos ang bakasyon niya sa siyenda. Iyon ay dahil naiinip siya roon. Pero ngayong bakasyon ay hindi niya naramdaman iyon. She wanted to stay longer. If only she could. Hindi niya kailangan mag-isip ng malalim kung bakit. Nasa tabi niya ang sagot. Alex's presence made her vacation special. Napabuntong hininga siya. Ang lalim nun ah. Kuna ng binata. Pilit ang ngiting ibinibigay niya rito. May problema ka ba, Elena? Tanong pa ni Alex. Tapos na ang summer vacation. Sagot naman ni Elena. Ayaw mo nun? Balik Maynila ka na. First year college ka na. Marami kang makikilalang bagong kaibigan. Sabi pa ulit ni Alex. Hindi siya kumipo. Gusto niyang sabihin ditong hindi siya interesadong makakilala ng mga bagong kaibigan. Para sa kanya, sapat na ito bilang kaibigan. Ikaw nga rin, balik school ka na. Marami kang makikilalang bagong kaibigan. I'm sure magkakagulo ang mga girls sa papasukan mong school. Sabi pa ni Elena. Isa iyon sa talagang ikinalulungkot niyang posibilidad na makakilala ito ng maraming babae. Baka nga magka-girlfriend pa ito roon. Kumirot ang kanyang dibdib sa isiping iyon. Ayaw mo bang mag-aral ulit ako? Tanong ni Alex. It's not that, she sighed. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Alex, huwag kang mag-girlfriend ha? Sabi ni Elena. Kumunot ang noon ng binata. Hindi ko naman ipagpapatuloy ang pag-aaral ko para humanap lang ng girlfriend. Alam ko, nagigilty, na sabi ni Elena. Pero alam ko rin na maraming babaeng magkakagusto sa'yo roon sa school. Tumawa naman si Alex. Bakit mo naman nasabi iyon? Tanong ng binata. Sino naman ang hindi magkakagusto sa'yo? Gwapo ka at gentleman pa, sabi pa ulit ng dalaga. Lalong lumakas ang tawa ni Alex. Nakalimutan mo na bang mahirap pa ako sa daga? Trabahador lang ako sa asyenda na kung hindi dahil sa tulong ng ibang tao ay hindi ko magagawang magpatuloy ng pag-aaral. Turn off yon sa mga babae, di ba? Sabi pa ni Alex. Not for me. May mga babaeng hindi tumitingin sa laman ng bulsa. Basta, huwag kang mag-girlfriend. Mag-concentrate ka muna sa pag-aaral mo. Yes, ate. Tatawa-tawang sagot ng binata. Hindi ba ikaw ang dapat kong sabihan niyan na huwag ka muna mag-boyfriend at mag-concentrate ka muna sa pag-aaral? Sabi naman ni Alex. Bakit ayaw mo ako magka-boyfriend? Her voice was hopeful. Masyado ka pang bata para makipag-boyfriend. Sagot ng binata. Her heart sank. Ang akala pa naman niya ay sasabihin nito na gusto siya kaya ayaw nitong magka-boyfriend siya. Sa panahong nagkasama silang dalawa ay naramdaman niya ang labis na concern nito sa kanya. Kaya nga siguro umaasa ang batang puso niya na kahit paano ay attracted din ito sa kanya. Will I get to see you every summer vacation? Tanong ni Elena. Oo naman. Dito lang ako sa Nueva Vizcaya. Magkikita tayo kung uuwi ka rito sa siyenda. Sagot naman ng binata. Siyempre, uuwi ako. Lagi akong uuwi rito kapag may time din lang. Sabi ulit na Elena.
Sigurado siya roon. She would always look forward to school vacations. Dahil nangangahulugan iyon na magkikita ulit sila ni Alex. Kahit paano, ay nakagaan iyon sa bigat ng kaniyang pakiramdam. Mami, miss mo ba ako, Alex? Tanong niya. Matamang pinagmasdan siya ng binata. Hindi niya kayang basahin ang emosyon sa mga mata nito. Oo naman, mami, miss kita. Lalo na ang kakulitan mo, sabi pa ulit ni Alex. Hindi niya gusto ang huling parte ng sinabi nito. But that was enough for now. Sapat nang malaman niyang mami, miss din pala siya ng binata. Hinintay niyang itanong din ito sa kanya kung mami, miss niya ito. She would be glad to answer him truthfully. Pero nang ilang minuto na ang lumipas, alam niya walang balak ito na tanungin siya. So, she volunteered. Ikaw rin, mamimiss kita ng sobra, sabi ni Elena. Hinintay niyang mag-react ito, pero nanatili lamang itong walang kibo sa tabi niya. Naparabang nahulog na naman ito sa malalim na pag-iisip. Sana ay hindi mo ako makalimutan, Alex, sabi pa ulit niya sa binata. Because I won't forget you for sure, sabi naman ng dalaga. Pabaunin niya pagbalik niya sa Maynila ang magandang pinagsamahan nila, and she silently hoped they could continue where they took off next summer vacation. Dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Muli kayong magkita sina Alex at Elena sa susunod na bakasyon. Ano ang mangyayari sa maganda nilang samahan bilang magkaibigan? Yan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!